Pilipino. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRM 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online. Live. Sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Ascenso Agri-Negosyo. Ascenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Ascenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Rob Regado. Rob Regado. Ang ating hero sa Ascenso Agri-Negosyo sa Radyo Pilipino. Ay muli ho isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Metro Manila. Ay kamusta na kayo ho? Gising, bangon, kilos, galaw-galaw ho tayo. Ingat lamang sa mga motriste natin ho, sa mga magang lagi kising mga biyahero-biyahera natin. Ay napakaluwag ho ng kali ho, maluwag ang kalsada at masarap din ho namang matulog. Pero bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho, hindi ho tulugan yan. Ingat ho sa mga kababayan natin, ho, sa mga early riser natin, sa mga plantitos and plantitas, sana na sa mabuti kayong kalagayan. Maganda ba bangon natin? Sana maganda ang tulog sa magdamag, maalinsangan. Hindi naman ganoon, di ba? Eh, panahon na tayo ng tag-ulan, ano? At kaya nga maraming mga pag-ulan, naranasan po naman sa iba't ibang parte po naman ng ating kabuluan. Anyway, araw nga po ng Lunes, oy, bispiras pala ni Mrs. Ano ho? Ah, ikalabing apat na ho tayo sa buwan ng Hunyo 2021. Happy birthday muna dun sa aking unika iha na si Jercel Emery Pataxil Robregado Villanueva. Ayan. Maraming salamat. Good morning. At siyempre magbate buhat sa iyong mom and dad at sa iyong tapatsoy na anak, ha? Si CL, yung aking abo. Okay. At sa lahat po mga nagdiriwan ng kalawa, karang kanilang kinalawang karawan, happy birthday na lamang maligayang karawan po sa ating lahat po ng mga nagdiriwang dyan. Okay. At sa mga maagang bumabangon, sa mga maagang nagigising, maagang nagkakape, no, maagang humihigop po ng mainit na sabaw, maagang nag-almusal, ay, good morning po sa inyo ho. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at sa mga panligdang kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Una sa lahat, pasalamatan muna natin ang Pong May Kapal sapagkat na muli ho na binigyan ng pagkakataon na muli nating masilayan ang pagsikat ng panibagong araw. Ano ho? Patuloy tayong ingatan at basbasan, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at mabibigat na karamdaman at patuloy niya tayong biyayaan ng mga pangangailangan po naman natin sa araw-araw. Okay, ano ho, tayo babati na ng good morning sa ating mga kapatid na himpila, sa mga nakatutunan, nakahukap na lahat sila sa atin ngayon, ang lahat po ng himpila ng Radyo Pilipino Stations Nationwide. At syempre kasama po natin dyan ang RPN Radyo Ronda station sa buong bansa pa rin naman. Unahin nating batiin ano, yung mga nakatutok sa atin dyan sa may parte ho ng Pangasinan area. Mamaya ho ay meron tayong mga kaugnay mamaya ho.
Ha, antabay lang kayo. Ha, ito'y tungkol sa pagmamanukan. Yung negosyo, marami mahilig dyan, yung 45 days, di ba? O, marami ho. Mamaya, yan ho ating pag-uusapan, marami makakaugnayan po riyan sa ikalawang bahagi po ng ating palandunan. Meron, babati muna tayo sa mga nakatutok. Ano ho? Diyan po sa DWPR Dagupan, DCT Sitarlac, DCLT Lucena, DZYM Mindoro, DWRN Naga, DWRL Legazpi. Good morning din sa mga nakatutok sa atin dyan sa DYRL Bacolo, DYRB Cebu, DYRM2 Baguete, DXCO Cagayan de Oro City. Of course, nandiyan po ang DXJM Butuan, DXOC Osamis, DXGS Jan Santos at ang DXOW dyan po naman sa Tabao. Ay, good morning sa lahat po rin, no? Sa mga early riser natin, sa mga plantitos, plantitos natin, kila nanay, kila tatay, kila lolo, lola na maagang nagigising, maagang nakatutok sa mga balita at sumusubaybay po naman sa ating palatuntunang Ascenso Agri-Negosyo pa rin. At siyempre, hindi po may nag-iisa, kasama po natin sa paglilingkod bayan, ang lahat po ng himpila naman ng RPN Radio Ronda Station sa buong kapuluan pa rin. So sa mga nakatutok na, kising na gising, alive na alive, ay, Baguio ito ha, malamig sa Baguio ngayon. Diba? Masarap po sa Baguio. Puntahan natin ang mga nakatutok dyan. Good morning sa DCBS Baguio, DCRL Batac, Ilocos Norte, DCKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKB Pagadian, DXKD Dipolog, DXXX Sampuanga. Ay, kamusta mga Sampuanginya, Sampuanginya? Oh, mga ano to eh, mga Kastilaloy. DXKD Davao, at DXDX General Santos at ang DXKS Surigao. Ayan ho, lahat po ng himpilan ho yan sa ni Pwersa. Ah, kabahagi ng paglilingkod bayan, magkasama ho yan. Buong pwersa po ng Radyo Pilipino Stations at ng RPN Radyo Ronda Stations nationwide. Tayo po ay on air and online. Ano ho? So, kaya pwede tayong mapanood sa YouTube. Ah, nasa internet ho tayo. Kaya hindi ho kayo mahuhuli. At palagi tayong mag-aakwentuhan, magkakasilipan, magkakitaan. Pwede kayong mag-text sa amin, no? Open nyo lamang po ang Facebook Live ng Radyo Pilipino. At doon ho, eh, masusubaybayan nyo na ang lahat po ng programa ng Radyo Pilipino. Tayo makakitaan doon ho. Nasa makaimpanig ng Pilipinas, nasa Luzon kayo, Visayas kayo, Mindanao kayo. At siyempre, sa mga kababayan po natin na si Mayong Dagat, ay good morning, magandang tanghali, magandang hapunan sa mga OFW ho natin. Sa mga tunay na bayani ng ating bayan, ano ho, ha, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa makaimpanig ng mundo. Ha, kinakamusta ho namin kayo lahat dyan, ano ho. Ah, welcome po sa palatuntunang Ascenso Agri-Negosyo. Ayan, yung mga OFW natin, pagkaparitiro na, eh gusto mag-negosyo eh. Ano ho? Eh bakit di natin subukan mag-aral? Ano ho? At tutukan mga palatuntunan at ito mga programang pinag-uusapan po natin sa Ascenso Agri-Negosyo kasabay ho ng ating mga nakakaugnayan. Oh, pwede niyong balikan, ho? Yung po mga naunang programa dito sa Radyo Pilipino, ibalikan niyo, ho? I-click niyo lang yung Facebook Live ng Radyo Pilipino at makikita nyo doon yung mga programa na na-miss ninyo. O kaya yung gusto nyo balikan, o yung mga aming nakaugnayan, natingin ho ninyo merong kapupulutang magandang mga at magagandang mga impormasyon na kinakailangan, sige po, click nyo lang yun. O, ayan ho, yung naka-archive na. Ano? Mapapanood nyo muli at mapapainkin nyo muli yung paliwanag po ng mga experts doon sa mga isyong pinag-uusapan natin sa palatuntunan na inaakala ko namang makatutulong din naman. O, sa lahat po ng ating mga kababayang nakikinig. Ayan, ingat na lamang ho sa mga bumabiyahe, sa mga motorista natin, maluwag ang kalsada. Ah, balik na, marami na bumabiyaheng mga ano ha, provincial buses. Naku, kahapon, terrible. Ho, sabi na, antindi daw ho ng traffic dyan sa may parte ng Tagaytay. Talaga naman, nilusob na ho ang Tagaytay uli. Ha? Bukas na ho ang negosyo. Ha? Napakarami, talagang antagal daw ho ng usad ng mga sasakyan bago ka makatawid sa Tagaytay, ano, at makaikot ka rin sa pinaka-circle palabas na ng Cavite naman. Ano, eh ganoon eh. Eh talagang naglabasan ho yung ating mga kababayan. Pero, kagaya na dati sa ating paalala, dapat po yung mga safety health protocols eh, ino-observe pa rin ho natin yan. O, magdala pa rin ho tayo ng face mask, ng face shield, ano ho, at yung social distancing, magdala din ho tayo ng disinfectant, yung mga alcohol. Napaka-importante ho niyan para maiwasan pa rin ho natin yung mga hawa-hawaan. Ano ho? Nandiyan pa rin ho yan eh. May panganib pa rin ho yung mga hawaan na yan. Kaya pag di ho tayo mag-iingat, eh siguradong meron po tayong kalalagyan. Ano ho? Eh para maiwasan ho natin yung hawa-hawa, makabiktima tayo o kaya mabiktima tayo mismo.
eh, kinakailangan wag tayong pasaway. Ako, eh, yung pagdami ho ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa probinsya, talagang nakakatawag ho ng pansin ho yan. Matapos ho ang Metro Manila, matapos ang NCR Plus Bubble, ang nakaranas ho niyan, eh, lipatan sa probinsya. O, huwag tayo pasaway. Yung mga kamag-anak ho ninyo dyan sa probinsya na nakikinig sa inyo, nakikinig sa atin, eh, sunod lang tayo. O, yung mga safety health protocols yan po, importante ho yan para hindi magkahawaan. Alam naman natin, ang pasilidad sa probinsya, karaniwan mga private hospital, eh, hindi naman masyado kompleto pa sa gamit. Di ba? Yung mga ICU nila, hindi rin ganun ka-kompleto. Kaya, ang nangyayari, pag tumadami yung pasyente, agad, kitang-kita yung kakulangan doon sa mga hospital beds at maging doon sa mga pasilidad ano ho, na kinakailangan ho naman na matutukan sana. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. O, nagkakaroon ho tayo ng problema sa ating mga kababayan. Hello? Okay, sige, babalik lang tayo sandali ho. Babalik tayo ha. Okay, mag-check lang tayo kung sandali lang signal. Balik tayo sandali, babalik tayo sandali lang. Commercial muna tayo. Obrigado sa Ascenso Agrinegosyo Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, NutriChunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. Si COVID-19 para kanya kat peligro. Isa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic. Kaya makaradlo kito nga sa kitalimbawa. So kung ito yung virus nga ka nakasunod na ito, delikado ito parte ang mga tao. Ikaw, paano ka makakatulong? Kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang yung prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pininfapalo na mo itong social distancing. COVID-19, kayang-kayang puksain sa pagtutulungan natin. Isang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang Kabahagi Mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Kabahagi ng Bawat Pilipino, Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, NutriChunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Nagbabalik si Hero Robregado. Hero sa agrikultura. Sa Ascenso Agrinegosyo. Balik tayo ho. Oras yun natin. Meron po tayong 13 minuto na kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Araw ng Lunes. O, kising-kising, bangon, kilos, galaw-galaw ho. Bawal ang pupungas mo sa baribela. Kinakailangan alive and kicking ho tayo. Iwas aksidente, iwas ako na. So, diretso lang tayo ho. Samantala, alamin muna natin ang latest magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. O, eto na ho ang pag-aso. Alamin natin ho. Ah, maalinsangan ba, maulan, ang maghapon natin. Kahapon, maraming pag-ulan ho. Iba-ibang lugar. Nasa rin yan natin ang pag-aso with Kuyang Meno Mendoza. Kuyang Meno, hello, hello. Magandang umaga po. Kamusta po ang magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras, Kuyang Meno? Magandang umaga rin po at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para naman sa ating update, patuloy pa rin nakaka-apekto po ang ating Southwest Monsoon o Habagat. Dito po sa Luzon, kahit asahan pa rin na dito sa Ilocos Region, sa probinsya ng Zambales at Bataan, mararanasan pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Samantala sa Metro Manila at sa nalaring bahagi ng bansa, magiging maliwalas ang ating panahon, subalit asahan pa rin na mga posibleng pagkakaroon ng mga
napanandali ang busang ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. At sa ating mga mangisda, wala tayong nakatas ng gate warning sa kasalukuyan, kaya tintos pa rin sila makakapalaot sa mabaybayang dagat ng ating bansa. Ang ating araw, inaasahan sisikat mamaya sa ganap na 5:27 ng umaga, lulubog sa ganap na 6:26 ng hapon. Para sa ating saktong oras, 15 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Ay, Kuyang Meno, sa mga nagtatanong lang, kahapon daw ho, maraming lugar ng mga inuulan, Metro Manila, outside Metro Manila, nakaranas yun ng pag-ulan. Ngayon daw araw nito, ng Lunes, ganun din ba maranasan natin, may mga pag-ulan sa iba-ibang lugar kahit sa labas ng Metro Manila? Yung mga pag-ulan natin ngayong araw, medyo mababawasan yan dahil southwest na lang ang nakaka-apekto. Habagat nung nakaraan kasi kahapon, mga monsoon trap pa rin yung nakaka-apekto. Pero sa ngayon, habagat na lang, medyo mababawasan ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Pero ibig bang sabihin na, Kuyang Meno? Oh, ibig bang sabihin niya pag ganyan habagat na lamang makikita natin o mararamdaman natin yung mga init factor, meron ba bang ganun? May mga init pa rin tayo. Ang inaasahan natin temperatura sa Metro Manila maglalo sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Oho, may mga nagtatanong pa rin, kamusta daw ho ang area ng Tagaytay? Ano, kahapon daw eh, San Caterba, tindiro ho ng traffic ho dyan kahapon. Pinagsana naman ng Tagaytay area sa May Cavite. Ano ho, ano daw po ang lagay ng panahon sa maghapon dyan sa lugar na yan? Okay, isolated thunderstorms lang inaasahan natin sa bandang Cavite. Ang maulan natin po ngayon, Ilocos Region, probinsya ng Zambales at Bataan. Okay, so sa mga lugar na yan, dapat dala pa rin tayo ng panging pananggalang kapote para iwas sakit, iwas karamdaman, Kuyang Meno, di ba? Tama po, at ang ating payong pwede rin pansanglag po sa init ng araw. Sige po, Kuyang Meno, maraming salamat. Good morning po. Happy breakfast. Ano ho, ingat po kayo. Stay safe. Maraming salamat and God bless. Salamat po at magandang umaga. Maraming salamat. Yan po si Kuyang Meno Mendoza. Mula pa rin ho naman sa tanggapan ho naman ng pag-asa. Ano ho? So, okay. So, may mga bawas ng konti raw ho. Mga pag-ulan maranasan natin dito sa Metro Manila. Kamay kahapon, talagang dami yung mga pag-ulan. Ano ho? Parte ng Batangas. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Batangas area. Oh, akila Nanay Tess, kila Kuyang Mac, ha? Maraming salamat dyan sa amin na Sugbo, Batangas. Magandang umaga ho sa inyo dyan. At ganun din ang pagbati natin kay Kuya Russell Castillo. Ha, dyan naman sa may parte ito ng Santa Maria, Bulacan. Ano ho? Sa mga sukiyaki natin, hello, hello muna daw sa mga nakututo kila Dr. Hilgas Conte sa may parte ng Canada. Hoy, game ka na ba ho? Si Kuyang Yaya Manawis, Mike Fajardo, si Kuyang Lloydso. Si Karey Herrera and Ate Sam, hanggang Sarmal, good morning po sa inyo dyan. At si Ma'am Merlita Salcedo sa may party naman ng Quezon. Oy, MMR Super Moringa, kapasya na kayo dyan, ha? Good morning din kay Jill Jovi Salvation. Ayan, kay Colonel Mandin, kay General Roy Taguino ng MMDA, kay Emil Imperial. Transporte Family sa Flordelis Espedilla Family. At Don Bustamante, oy Kuyang Don, namimiss na kita, ha? Si Evelyn Tolosa at Sarasola Family sa may Santa Mesa area. Good morning kay Kuyang Ernst Gampoa. Ha? Yung kanyang repair shop dyan sa Megalas, Quezon City. Magandang umaga sa Gamboa family. At ganoon din kay Ka Emily Macanas at Ka Mike ng Coffee Gusto Das Macavite naman. Ano ho? Good morning din. Oy, ito sa mga gusto matuto magluto, masasarap na luto. Ha? Pwede kay patuto kay Tita Loretta de la Cruz Sinches. Ay, Tita Loretta, kamusta ka na? Isa sa mga sukiyaki natin ho yan. Ho? Abuksan nyo lang kanyang Mamilas Kitchen. Makikita nyo ang maraming sikreto ng masarap na pagluluto ho ron. Ha? At kaya gustong-gusto yan ni Ma'am Cherry Pineda. Ayun. Oh, good morning din sa mga Batang Pio. Ayan, kamusta na kayo mga Batang Pio. At sa New Era Echagi 79 Batch, maraming maraming salamat din po naman sa inyo. Okay, babalik kami ho. Babalik lang tayo ulit ho. Sa aming pagbabalik, kailang mga balitaan ho natin, kaganapan dito sa Metro Manila at mga pagtutok sa mga balita na tinututukan natin sa loob ng 24 oras at mamaya ng konti. Meron tayong magkakaugnayan about broilers. Ayun, pag-aalaga, pagmamanhukan, importante ho yan, ho. Babalik ko ang Asenso Agri-Negosyo. Kasama pa rin natin si Engineer Ram sa technical side. Hero Ilustre Brigado, kahiro po. Magbabalik, sandali po lamang, ilan po ng mahalagang palala. Hero Robregado sa Asenso Agri-Negosyo Radio Pilipino. Pinoy, asenso tayo. Asenso tayo, asenso Pinoy.
morning. I'm Dr. Rocky Velasquez, and welcome to Parental Guidance, your weekly guide on how to take care of your fur babies. And kasama natin ngayon ang ating fur baby of the day, Delilah. She is a 4-month-old Pomeranian female. Napaka-cute, di ba? Last week, pinag-usapan natin kung ready na ba tayo and committed to have a puppy. Since we said yes, I'm ready. Today, alamin naman natin kung anong breeds ng puppy ang perfect para sa'yo. Make a list of the traits that you'd like for your would-be pet. And research kung anong breed ang gusto mong alagaan. Dapat alamin mo ang ugali ng breeds na gusto mo at ang kanilang mga espesyal na pangangailangan kung meron man. Halimbawa, tulad ni Delilah, isa siyang Pomeranian. So if you live in a condo o mas maliit na space, Delilah is very, very convenient for having around. Kasi konti lang yung space that I take niya. If you are the athletic type, it's better if you would choose for an active dog. So it also depends on your lifestyle, like Labrador Retrievers or maybe Jack Russell Terriers. Pag may napili na tayong breed na puppy na aalagaan, the next thing to consider is the puppy health. So when you get a puppy, make sure that you will follow on the recommendation of your veterinarian. First thing is you make sure that the puppy has the regular deworming schedule. As early as 2 weeks to 3 weeks of age, they have to have their first deworming. And then as early as 6 weeks of age, they need to have their first vaccination. And if you will start bringing them outside, of course, they will be exposed to different parasites like ticks and fleas. So make sure that they are covered for that. There are a lot of different products out there, once a month, once every 2 months, once every 3 months. It depends on your preference, so ask your veterinarian about it. Giving the right food is also important. Newborn puppies or neonates should begin feed on their mother's milk. I'm sure you want to know when is the right time to feed them commercial dog food. You can introduce puppies gradually to solid food beginning at 3 weeks of age. It is also at this time that milk from the mother will begin to decline. By the time puppies are between 6 to 8 weeks old, they should be able to feed on solid food alone, wet, soaked, mashed, or dry. At this time, they are ready to be weaned. Gradually reduce the amount of water used for wet feeding over from 6 to 8 weeks of age. Please bear in mind that there are factors to consider in terms of choosing the right dog food for puppies. NutriChunks High Protein Puppy has a complete and balanced nutrition with the right amount of energy, protein, fat, beneficial fibers, essential amino and fatty acids, vitamins, calcium, phosphorus, and other minerals to support bone and body development. It has high quality protein which provides essential amino acids for muscle and organ development. It has yucca extract from the yucca plant that helps in improving our puppy's stool quality and reduces its odor. NutriChunks High Protein Puppy also has DHA, an omega-3 fatty acid known to support brain and vision development as well as improve learning abilities of puppies. It is a natural prebiotic called mannan oligosaccharide or MOS to strengthen their immunity and improve their digestive tract health. And there's more! It also has calcium, phosphorus, and vitamin D that helps puppies build strong bones and teeth. NutriChunks High Protein Puppy offers complete and balanced nutrition suitable for puppies of any breed from weaning to and during the entire growth period. And it comes in lamb plus chicken liver and milk flavor. To Bilisto Ganadogs, you can visit our Facebook page NutriChunks PH for more information and tips. NutriChunks, the only dog food with active boost formula, an optimum blend of proteins, fats, and carbohydrates to support a dog's daily energy needs. Prebiotics which help prevent diseases, improve digestion and nutrient absorption, and enhance the immune system. High quality protein from real meat recipe formulated by pet nutrition experts. No artificial colors, only the natural colors of wholesome ingredients. Next week, we'll give you tips on dog cleaning and grooming. Hope to see you again next Saturday for Moms and Dads. I'm Dr. Rocky Velasquez for Parental Guidance on Asenso Pinoy. Listo ganado sa NutriChunks. NutriChunks is available in... Brought to you by vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that helps strengthen immunity. Kaya, listo ganado sa NutriChunks. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, NutriChunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks.
Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Hero Robregado. Hero sa agrikultura. Sa asenso. Agri-negosyo. Ingat pa rin sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kababayan, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal din ang pikon sa kalsada, gising ho, para iwas ang aksidente tayo, iwas ako na sa ating mga lansangan. Ano ho, happy breakfast, happy morning, sana'y masarap ang ating agahan, masarap ang ating gising, magandang ating pangon. Sa mga lolos at lolas po natin, ho, sa mga plantitos at plantitas sa atin, kamusta na kaya rin? O, at pagbati muna, binabati ko lang si Sir Adrian Lampid. O, ating nakaugnayan last time, ano, ha, nakalipas sa linggo, yung sa organic fertilizer, yun, maganda ho yan, ha. Oho, pwede kayo maipag-ugnayan sa kanya. Sir Edwin Lambid, maraming salamat sa pagkakataon. Ito yung, ano, di ba, yung Global Olgen, Olgen Global Alliance. Okay, sige, maraming salamat po. Okay, mamaya makakaugnayan natin si Atty. Elias Jose Bong Insyong, ho. Siya po mismo yung presidente ng United Broiler Raisers Association. Mamaya, tungkol doon sa pagmamanuka ng ating pag-uusapan. Pero samantala, si mambalita muna natin na nakapagtalapon tanggapan ng Department of Health kahapon ng karagdagang 7,302 na mga karagdagang kaso po ng COVID-19. Samantala, meron po namang naitalang 7,701 na mga gumaling at meron pong naitala po namang 137 ang mga pumanaw ho naman. So mas maraming gumaling kahapon kasi sa mga nagpositibo. Okay, parang nag-upsetting lang, ano? Sa kabuang bilang ho ng mga naitalang kaso sa bansa, 59,865 ang aktibong kaso. Yan ho yung pwede pa tayong mahawa, kaya ingat ho, ha? 1,232,986 na ang sinasabing gumaling. Ay salamat naman. At nasa 22,788 na po ang mga pinagpahinga naman ni Lord. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat po ng mga laboratorio ay operational noong pong June 11. Habang mayroong isang laboratorio na hindi po naman nagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base po sa datos, sa nakalang 14 na araw, ang kontribusyon ng isang lab o one lab na ito ay humigit kumulang sa 0.17% sa lahat po ng samples na itest at 0.18% po naman sa lahat ng positibong mga individual. Ibig lamang sabihin, ingat pa rin ho tayo, ho, yung mga kulang pag-iingat. Bagamat nagluwag na sa maraming lugar, ano ho, nagluwag na, talagang ingat pa rin tayo. Dapat yung mga negosyante, yung mga nagbukas na, para hindi kayo sabihing naging gahaman kayo, yung mga safety health protocols ginagawa ninyo. Maganda nga yan, talagang pag di sumusunod, huwag nyo papasukin. Palabasin ninyo at ilistan nyo yung mga pangalan. At maganda rin yan, hindi ba pwedeng i-require para magkatulong-tulong na yung mga negosyong ganyan? Nasan man yan, kainan man yan, ano man yan, na nakakatipon na marami, dapat talagang covered ng CCTV. Di ba? Covered ng CCTV para pag-check mo at nag-submit ka, i-require ka ng, mag-submit ka ng CCTV mo, weekly, daily basis, o kaya, pag nakita doon na bakaso baka i-edit lang nila, ipadala yung purma, aayos, ano? Dapat yung mga biglaang inspeksyon sinasagawa. Para sa ganun, pag nakitang ganun, matatawagan sila ng pansin na hindi po naman aabuso yung ilang po namang mga kababayan natin at saka mga ilang negosyo na naging abusado. Kasi pagka ganun, talagang mangyayari sa mga negosyante niyan, tatawagin gahaman. Diba? Tatawagin gahaman. Kinakailangan yung pag-iingat pagkatapos di mo in-implement. Dapat maging kaisa ka. Pinayaga ka na nga magbukas tapos nagluluwag ka naman sa mga safety health protocols. Dapat hindi. Dapat hindi. Para hindi po maging problema. Samantala, sa ibang balita ho natin, nagkabahaba sa may parte ng Mindanao? Ilang bahagi doon kasi ng Mindanao, binaha. Nalubog po sa bangilang bahagi po ng Mindanao, bunso doon ng malakas na ulang dalawa po ng bunsong trap. Ayan ho, Mindanao na naman. Kabilang ho sa binaha mga bayan ng Isulan, Isultan Kudarat at Tantangan, South Cotabato, kung saan umabot po ng hanggang dibdib ang tubig baha. Grabe.
Nasa 250 pamilyang nilikas. Habang ektaktaryang palayan po naman ang nalubog. Naku, sayang na naman ho yan. Kasi nasabing isang lalaki po ang sugutan. Matapos yun naman bagsakan ng puno yung kanyang tricycle na sinasakyan dyan po naman sa may party ho ng isulan. Oo. Samantala, sa ibang balita, tingnan naman natin, ano ho, ipinagutos ho ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units at private establishment na gamitin at tanggapin na po yung Philippine Identification o yung PhilID card bilang official government-issued identification sa lahat po naman ng uri ng transaksyon. O, mag-apply na kayo niyan, ha? Baka wala pa kayo niyan. Importante, meron po tayong panalahat pare-pareho po niyan. O yan, iniutos na ho yan. Ayon dito kay Interior Secretary Ed Anyo, sapat lang naturang ID at hindi dapat po maghanap pa ng iba pang identification para mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno at pribadong institusyon. Nakapaloob niya sa PhilID ang mga impormasyon hinggil po sa isang registradong tao kabilang ang kanyang larawan, buong pangalan, petsa ng kapanganakan at maging address. Taglay din po nito ang PhilSys card number, diffractive optically variable image device, QR code at PSN microprint para po naman sa security purposes. Ang sino mang hindi tatanggap sa PhilSys number nang walang dahilan ay pagmumultahin ho naman, late lang naman ito, 500,000 pesos. Habang permanenteng pagbabawalang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ng mga government official na hindi kikilalanin po naman ang tinatawag na PhilID card na yan. So dapat meron na kanya, no? O eto, hindi pa naman tapos. Meron pong nakumpiskang 155 kilo ng shabu. Laki nito, 1,000,000. Ah, 1 bilyong. 1 bilyong halaga ng droga. Ito yung magkahiwalay po naman na operasyon na naganap sa Paranaque at Cavite na naman. Ano, kahapon ho yan. 1 bilyong halaga ng shabu na Sabat, Paranaque at Cavite. Ay samantala, kagabi habang tayo nasa biyahe dito sa northbound ng EDSA, meron ding motorsiklo dyan na ipit, ano? Ano ang nagulungan yung ulo ng driver? Naku, nagkalat, kaya nagkatatik traffic ko dun kagabi. O, mga bandang between 8 to 9. EDSA northbound. Naku, kaya pala halos walang dumadaan. Naghihintay ko parang gabing-gabi na. Walang dumadaan na sasakyan. Yung pala may aksidente. Ano, yung motor na kupo na ipit. Samantala, meron namang nakuhang Bureau of Custom na 38.1 milyong puslit na sigarilyo. Nasa ba't din ho naman ng Bureau of Custom yan? Ha? Samantala, meron din pong sinagawa namang, yung Solidarity Maritime Patrols, ginawa ng Philippine Air Force, kasabay po ng pagdiriwang ng 123 araw ng kalayaan. Wow! Sarap panuorin yan. Sige. Ay, babalik ko kami, ho. Magbe-break lang kami sandali. Pagkatapos, babalikan na natin yung ating kwentuhan. At makakasama ho natin mamaya-maya si Attorney Elias Jose Pong Insyong, ang mismong presidente po ng United Brothers Races Association. Pag-usapan natin yung pagmamanukan. Ito yung mga kulay puti, di ba? Nasisiyon na medyo mandilaw-nilaw. Yung mga 45 days ba tinatawag doon? At yung mga brooders na tinatawag, alamin nga natin yan. Lalo na sa klima natin ngayon, paano natin dapat maingatan yan? Yung biosecurity, importante ho sa parte niyan ng mga nagmamanukan ho. Isa ho yan sa mga mamaya pag-uusapan natin ho. Magbabalik po ang palatuntunang Asenso Agri-Negosyo dito pa rin po sa Radyo Pilipino. Tayo po ay on air and online. Like and share lang ho tayo ho para makinabang yung iba po natin mga kaibigan, mga kababayan po natin sa mga impormasyon na ibabahagi namin. Ano ho? Babalik po kami sandali po lamang. Narito muna kaming himpilan. Hero Robregado sa Asenso Agri-Negosyo Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business tips. Business tips. Ang apat na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, banko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap.
At ika-apat, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, NutriChunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Nagbabalik si Hero Robregado. Hero sa agrikultura. Sa asenso. Agri-negosyo. Facebook Live, ano ho, binabati ko lang si Ate Jade M. Elberga. Oy, Ate Jade, maraming salamat. Magandang morning. Oh, sa iyong mga chikiting. Oh, dati nililit lang naman yan. Yung mga dalagita na yan. Ano? Ha? Mga anak ni parang Fernan Elberga. Ayan. Okay. Ingat po sa mga bumabiyahe pa rin at sa mga nakatutok sa atin. Tayo on air and online. Open nyo lang ang inyong Facebook Live sa Radyo Pilipino. At doon ho, magkaakitaan, magkakakwentuhan na po tayo. Ho. Nasa mga impanig ng bansa o nasa iba yung dagat man kayo, nakasakay man kayo ng barko. Nasa man kayo, magkakitaan ho tayo. Ho. Available po tayo via live streaming. Ano ho, buksan lang ang Radyo Pilipino. Ha? Sa inyong mga internet at magkakakitaan din tayo sa Facebook Live. Ano ho, nasa man kayong parte ng bansa sa kasalukuyan. Ngayon ho, nag-aantabay lang tayo ng signal. At mamaya titingnan ho natin ang tawag galing sa ating himpilan. Kung ready na, mukhang ready na ho yung ating makakaugnayan. Ano ho, tayo may kipag-ugnayan na agad-agad sa ating pong makakaugnayan ngayong araw, si Attorney Elias Jose Bong Insyong, or siguro Sir Bong ang tawag sa inyo, mga kaibigan, Insyong eh. Eh ako, meron akong pinsan, tawag ko Insyong, pero kasi first name naman niya Florencio, kaya naging Insyong. Okay, siya pong presidente ng United Broiler Raisers Association. Ang ating makakaugnayan tungkol sa pagmamanukan, no, importante ito, yung biosecurity. Paano magsimula na negosyong ito? Ano yung mga pag-iingat na dapat natin gawin, lalo na sa panahon ng pandemya? At isabay pa natin yung pagbago, palit-palito ng kondisyon ng, o yung weather condition po naman dito sa ating bansa. Attorney Elias Jose Bong Insyong, sir, magandang umaga. Welcome po dito po sa ating palatuntunan, Asenso Agri-Negosyo. Ako po ang Kahiro sa Radyo Pilipino. Good morning po, Sir Bong. Magandang umaga, Kahiro. Oh, good morning po. Nasaan po kayo ngayon? Nandito ba kayo sa Metro Manila o nasa mga Karate probinsya kayo? Opo, umuwi po kagabi. Galing probinsya. Mga taga saan po ang mga Insyong, Sir Bong? Batangas po ang mga ninuno po. Yung aking ama, yung pinanganak, yung din aking mama, doon din. Yung aking ina, tiga Palawan. Eh parang ano, tama-tama kahapon, galing ako nung Nasugbu, Batangas. Kaya nung pabalik kami kagabi, naku, grabe, bayat Tagaytay, grabe traffic. hindi ho, ako doon nang galing. Yung akin po kasing farm in sa Rizal. Iba po ang ano, mas less po ang traffic sa Rizal. Mas ganun ba? Okay, Attorney Elias Jose Bong Insyong. Sir Bong, ano? Sir Bong, for short na lamang, para mas madali po yung usapan natin. Ano? Okay. Sir Bong, dito po sa tinatawag na bilang presidente ng United Broiler Raisers Association. Pag sinabing broiler, ito ho, tama ba? Ito ho yung mga sisiw na kulay na puti, manilaw-nilaw, na 45 days na inaalagaan. Ito po ba yun? May tutuwid lang po ako, no? Kuminsan ho yan, may mga pailan ilan na may kulay. At saka wala na po yung 45 days. Napaganda na po ang genetics niyan. Depende po sa timbang ng inyong market, ay 28 to 35 days po yan yung sinisimulan na hong anihin. Wala na yung 45 days. Pag naka 45 days po kayo ngayon, ay luging-lugi na po kayo. Parang naglaslas na kayo ng pulso. Ganun pala, pag umabot na ng 45 days, parang harakiri na. Okay. Sige, pag-usapan muna natin. Gaano ba? Mamaya may mga maraming tanong kasi naka-standby na eh. Ano daw po ba yung tinatawag? Alam naman natin na yung problema sa paghayupan talaga every now and then dumatating ho yan. At depende ho dun sa klase ng panahon at pumapasok sa bansa. Tingnan natin yung pandemya. O sa baboy nga, may problema tayo. Itong biosecurity, paano po po natin kahit paano ma-implement at maingatan po natin mabuti para yung sa nagnegosyo ng manukan, hindi po naman madamay o mahawa. Ano po ba yung tinatawag doon biosecurity at gano'n ito ka-importante?
Yung biosecurity po, yun po ang programa ng isang farm. Pupunti akin na hindi magkakasakit at magiging malusog ang kanyang inaalagaan at para may kita pagdating sa dulo, pagdating sa ani. Uh-huh. Ito yung mga, ang bahagi niyan, kung ito, kung papayagan mo po, itutuloy ko na. Sige po, yung sige biosecurity po kasi, ay iniiwasan mong makapasok yung unang bahagi niya, iniiwasan mo makapasok yung sakit galing sa labas. Pangalawang aspeto niyan, ay pinatitibay mo yung iyong alaga sa pamamagitan ng vaccination program at saka yung kanyang nutrition o yung kanyang patoka. Itiyak mo na magandang klase. Minsan kasi may mga patoka na sa halip na maging malusog yung alaga mo ay lalo nagkakasakit kasi hindi na maganda ang kalidad. Yun po ang tatlong aspeto niya. Kaya yun ang pagkaraniwang pagkaunawa po sa biosecurity kasi ay umiiwas yung manggagaling sa labas. Uh-huh. Inaharang mo yung mga yung gusto mo misita ng hindi mo naman veterinary, hindi dapat pumapasok ng farm. Inaharang mo o kung may papapasokin mo man lang ay i-disinfect mo yung sasakyan. Kung breeder farm yan ay talaga magmalilikot, magbibihis yung bisita. Kumbaga talagang physically iniiwasan mo na makarating doon sa mga hayop, sa mga inaalagaan yung bisita mo doon sa farm. Halimbawa, may nagbebenta ng mga gamot o ng mga vitamina, eh may hangganan niya kung hanggang saan siya pwede. Hindi siya pwede pumasok doon sa lugar ng alagaan. Oho. Ay, ganyan po ang pangkaraniwan na pangunawa. Oho. Oo, eh ganyan-ganyan din ang naging problema ho natin dito sa ASF, di ba? Kasi yung mga pumapasok, lumalabas, eh hindi na disinfect yung kanilang mga damit, yung kanilang mga sapatos, eh galing sa kabilang farm, lilipat sa kabilang farm, kaya nakakahawa-hawa eh. Kaya talagang dapat matutukan ho natin pagdating sa biosecurity matters, talagang mahigpit tayo para hindi malugi negosyo natin. Ay, tama po yun. Kaya lang may hangganan po. Katulad po ng sinabi ko kanina, yung pagmamanok po sa broiler, meron yung biosecurity yung galing sa labas, meron yung pinatitibay mo yung resistensya ng iyong alaga sa pamamagitan ng vaccination at saka ng nutrition. Mm-hmm. Yung po kasi sa ASF, wala pang bakuna. Oh. Kanya kahit po iwasan ninyo yung pagpasok physical sa farm, ay kung walang bakuna, eh kung yan ay airborne, hindi pa nga ako napapag-aralan ng tunay yan kung ano talaga ang sistema ng pag-asalakay niyan eh. Mm-hmm. Yun ang problema. Pero dito sa atin, sa pagmamanukan, madaling ma-i-address pag kami mga ganyang klase ng programa ng mga nakakasakit sila. Ay, ang maganda ho naman sa broiler, kasi nga on the average 30 days, madalas on hindi na makaporma ho yung virus o di kaya yung bakterya. Sa katunayan, ang sa karanasan namin, ang karamihan ang nagiging problema dyan, pagka hindi ho maganda yung patoka. Yun ho ang pinaka-importante dyan, yung nutrition at saka yung vaccination. Para matibay ho yung ano, kasi hindi nyo maiwasan, kung minsan kahit lubos ang pag-iingat dun sa mga tigalabas na hindi makapasok, nangyayari pa rin. Kung minsan yung may-ari pa may dala ng sakit dahil galing siya sa labas. Oo. At ang mabigat dito sa mga manukan ho natin, depende sa klase ng sakit ano, pero yung pinakagrabe talagang pwedeng 100% maapektuhan yung mga alaga eh, no? Yung ano ho yan, yung viral, yung virus, yung NCD, ay pwede mag 100% ho yun. Meron naman ho sakit, hindi naman ho mga 20% ho mawawala. Kanya lang, lugi ka na. Hindi lang doon sa namatay, kundi yung maiiwan, napakaraming patoka ang tutukain bago mo maibenta. Lugi na. Aha. Kaya mahalaga po ang inyong paksa ngayong umaga, yung biosecurity. Kaya lang, kailangan malalim ho ang pag-unawa. Oho. At sinasabi nga ho na dapat daw isa sa mga unang gawin pa, alamin ho yung mga lugar, yung mga bagay-bagay na posibleng pinagmulan ho ng sakit, kagaya ng mga namatay ng mga alagang manok, ano ho,
yung mga manok na may sakit na, at yung mga pag-alagalang ibon, yung mga daga, yung sasakyan, eto raw ho, isama sa amang mga factors na nakapag-contribute sa problema natin eh. Oo, yan ho, pagdating sa broiler industry ho, ay natutukan na ho yan. At ang bentahe nga, kung nasa broiler ka, 30 days nga lang ho. Hindi katulad ho, kung nasa layer ka, yung itlogan, ay 18 months to 20 months kung tangan yung manok, kailangan napakahigpit mo doon. Sa broiler ay depende naman kung napakalaki naman ang operation mo, kahit na sandali lang yan, wala kang margin of error, kaya kailangan napakahigpit mo rin. Di balik kung ang alaga mo ay 100, 200 ay kahit na maghuntaan sa loob doon ay hindi ka kakabahan. At siyempre kinakailangan din daw sir Pong, na dapat yung mga alagang manok natin talagang dapat ito maayos, hindi din daw napapasok ng daga tsaka ibon, at hindi nagkakalat yung pagkain na nagiging kadahilanan doon po na nakukuha yung karamdaman. May disiplina ho doon sa loob ng farm, doon sa pagpapotoka at saka sa yun nga ho, yung pinagagalingan ho ng patoka, mahalaga ho na pag may na-obserbahan. Kaya ho yan eh, team eh. Yan ho ang management yan, yung pag-iwas, yung biosecurity, meron kayong team. Yung namamahala o yung may-ari, tapos yung nag-aalaga o kung iisa yan, tapos kailangan na nag-observe siya, pinitingnan niya, tapos yung veterinaryo, yung vet, yung professional veterinarian. Kasi, may mga pagkakataon na makikita mo na may iba na yung balahibo, yung bumagal na yung pagtuka. Kailangan nararamdaman mo kaagad yun. Kaya kailangan may recording, bakit dalawa, tatlong araw na hindi na nadadagdagan ng patuka. Ay masama na yun, meron na problema yun. Oho. Sir Bong, ano daw ho ba yung tinatawag na brooding? Ano ho? Kasi sinasabi, dapat daw matiyak natin yung pinagtatapunan ng ipa o anumang gamit sa brooding malayo daw sa alagaan ng manok eh. Una, ano po ba yung tinatawag na brooding? Ayan ho yan, pagdating po ng sisiu, yung day old, ay dahil wala nang hinahin na kasama yan, ay ikaw ang yung management ng yung may-ari, yung farm ang magbibigay ng init para hindi siya galginawin. Kasi pag mali ang temperatura, ay hindi yan kakain, hindi yan tutuka at hindi yan iinom. Takot-takot doon ay marami mamamatay. Kaya kailangan sa tama ang temperatura, hindi lang yung basta mainit, basta tama. Kasi hindi rin po pwede yung napakainit, baka yung may hilo rin yan at bibigay din. Pero ang kadalasang kalaban yan nung sisiu, yun malamig. Kasi nga, pag sisiu pa, hindi pa niya nakokontrol yung kanyang body temperature. So pagka ganun, importante ho yung temperatura, maging doon sa tubig na iniinom nila. Yung po sa tubig ay, ang importante ho yung nararamdaman sa paligid. Yung tubig naman ho, ang mahalaga dyan ay malinis at tamang-tama lang ho yung temperatura. Yung tukulo sa brooding, ang mahalaga ho dyan, kasi ho, iba-iba ho ang klase ng brooding. Opo. Meron yung gumagamit ng tinatawag na litter, yung sinasabi niyong tinatapon sa kung saan-saan. Yung karamihan ho sa amin ay gumagamit na ho ng slats or ng tinatawag na benches. Hindi na ho, yung sisiu hindi na nakaapak sa ipa o sa dyaryo. Nakalutang na siya sa screen. Kasi nga ho, ang karanasan dyan ay pag nasa ipa o nasa dyaryo, ay parang nire-reinfect mo yung sisiu. Kasi nga ho, yung ipa, ang nature ho kasi ng sisiu ay kay-kay ng kay-kay, ng manok. Kung may ipa yan, di yung ipa na yon na may ipot niya, ay pupunta doon sa tubig niya o doon sa patoka niya, maglalahok siya. Pag naglahok yon, kung may sakit yan, ay di reinfect ka na reinfect, gamot ka ng gamot, nasasayang yung gamot mo. Samantalang kung wala siyang contact doon sa brooding material, nakalutang siya sa screen, ay
malinis siya at saka hindi siya giniginaw. Kasi kuminsan ang isang problema rin dyan, nababasa yung ipa. Pag nabasa yung ipa, mababasa yung sisiyo ay ginawin na yan. Yun na umpisa ng problema. So maganda talaga, nakalutang sa screen yung mga ano natin, yung mga sisiyo natin. Ano? Yung karamihan ho ng small to medium size operations, ganon. Hmm. Mahirap nga lang kung gawin yan sa large scale. Ang ginagawa nila doon ay meron pa rin brooding material yung mga sa malalaking kumpanya ay iba na hon discarded doon kaya lamit yung magastos na ho. Oho. Okay. Sir Bong, tayo po ngayon last Friday, the other Friday pa, deklarado na po ng pag-asa na tayo nasa panahon na ng tag-ulan. Ano ho? Alam naman natin, pag ganyan tag-ulan, delikado rin ito para sa mga naghahayupan. Paano ba natin i-manage yun ng tama yung mga poultry farm natin during rainy seasons? Ang problema sa rainy season, pag tag-ulan, third quarter ho yan eh. Yan ho ang napakalikot ng ating klima. Maalinsangan pero mainit. Tapos biglang hahangin, lalamig. Kaya dyan kailangan patibayin nyo yung inyong alaga. Tama ang brooding ninyo. Hindi na basa yung dip-dip ng sisiyo. Kailangan yung patoka tama, yung medication program mo tama, maraming vitamina para matibay yung tinatawag na internal biosecurity mo, matibay yung alaga mo. Kasi wala tayong control dyan sa ano, maliban na lang kung doon ka sa climate control, dahil napakamahal ng facility na yon. Pero kung ikaw ay pangkaraniwan lang na nag-aalaga, ay tiyakin mo lang na healthy yung flock. Kaya importante ho yung brooding na nabanggit ninyo na hindi nababasa yung dip-dip ng sisiyo. At para hindi ka rin magastusan sa LPG o kung ano man ang ginagamit mo para magbigay ng init dun sa sisiyo. Kasi kanya nga ho yung pagmamanok, akala ng marami dahil 30 days lang, madali. Hindi ho yan eh. Ang problema ho sa pagmamanok sa broiler, maliit ang margin of error mo dahil sandali nga lang yung tangan, wala kang time to correct. Kaya kailangan maganda ang planning mo para doon sa iyong flock at talagang medyo kailangan magagaling yung nag-aalaga o yung may-ari nag-aalaga ay malalim ang karanasan o kung nag-uumpisa pa lang ay nakapag-aaral kung saan nagkaroon ng mentor. Okay, bakit daw po, may tanong dito, Sir Bong, bakit daw sa mga ilang kulungan ho ng mga sisiyaw, yung iba nilalagyan pa raw ho ng tabing, pinaka-kurtina? At bakit daw may mga kurtina pa kami dyan? Para nga ho, magbigay ng tamang temperatura. Ayun. Magbibigay ka ng artificial warmness init doon sa sisiyaw. Dahil nga, banggit ko nga po, yung sisiyaw sa ganyang edad, hindi pa niya nakokontrol yung temperature niya, yung body temperature niya. Kung anong timbang sa paligid, yun ang temperature niya. At kung nga basa yung iyong ipa, ay lalong malalamigan, hindi yan tutoka. Hindi yan lalaki. At baka sa takot-takot doon ay mamatay. Okay. Sir Bong, may tanong ho dito. Sabi niya, tanong lang po, natural lang po ba sa balat ng pala yung gumagapang daw ho na maliliit? Ano ho? Hindi raw ho ba nakaka-stress sa manok yun? Ayan. Ay, yung mga hanip. Parang ganun. Baka hanip ang sinasabi niya. Ay, kanya nga ho, kailangan yung kukunan nyo ng ipa ay kilala ninyo at mamimili rin kayo. Kung may hanip na, huwag nyo nang kunin. Huwag nyo nang gamitin. At ang pinakamaganda niyan ay ilutang nyo na yung sisi. Huwag nyo nang payapakin dun sa ipa o sa brooding material o sa dyaryo. At bagkos eh, gastosan nyo na yung screen, ilutang nyo na yung sisiyo. Para yung kanyang dumi ay pupunta doon sa ibaba, ang sasalo doon, dyaryo man o ipa, pero walang contact yung sisiyo. Para hindi giginawin at mas mabilis na makaka-adjust yung katawan ng sisiyo sa pag-control ng kanyang temperatura. Yung mga bagay na yan kasi, ang epekto ho niya, halimbawa ho, napasa yung dip-dip ng sisiyo, hindi man namatay, babagal lang pagtuka niyan. Pero dahil ho basa lagi yung dibdib, merong respiratory problem na yan. Pag
nagbakuna ka, may vaccination reaction yan. Diba? Nagbakuna ka ng 18 days. Eh, pagpamalas-malasin ka, magkaroon ng vaccination reaction, eh, titindi yung sipon. Oh. At babagal ang pagtuka, at pagkos ay malulugi ka. O yung kita na sana makukuha mo o makakamtan mo ay hindi mo makukuha. Very technical ho yan eh. Yun nga ho ang pangkaraniwan eh, nagkakamali ang lalo na ho yung ibang namumuhunan. Akala madali. Mm-hmm. Eh, hindi po. Kahit may veterinaryo po, kung yung veterinaryo po ay bago-bago, baka tatalunin po yan ang pangkaraniwan ng poultry man. Okay. Sir Bong, eto, may tanong pa rin dito. Ngayon pa lang po ako nag-uumpisa, Sir Bong, ng manok. Eh, paano ito pag-aalaga ng 45 days? Siguro hindi na 45 days, 30 days na lang ito. Paano daw po pag-uumpisa, ano daw mga pagkain? 45 days, tumigil na siya. Ganun. Ano daw po ang mga dapat magkain? Anong klase ng feeds? Ha? Para walang amoy at na hindi daw po lalangawin yung lugar. Pag-guide naman po, Sir Bong. Yan po ang tanong dito. Ay, bumili po sila doon sa pinagkakapiwalaan nila na supplier. At pag na binuksan nila yung sako, amoyin nila. Mm-hmm. May mabangong amoy ho yan eh. Yung sa mga bihasa, alam na ho nila yan. At saka nga ho, kung pelleted ho yan, maganda ho yung yung kasabihan ho, mga nag-aalaga, yung kumakalansing sa feeder. Ibig sabihin, maganda ho ang pagkakapelletize. Mabilis ho kainin yun. Ang mahalaga ho dyan, eh, kilala nila yung pinagkukunan nila. Kung small scale ho yung nag-aalaga, ay yung poultry supply doon sa kabayanan ay kilala nila at pinagkakatiwalaan nila. Ngayon, kung malaking kumpanya naman ang kukunan, ay kailangan hindi sila nakatali sa isa o dalawang kumpanya. Pagka pangit yung resulta doon sa naalaga nila sa una o dalawang linggo pa lang, palit na kaagad, kumuha sa iba. Kailangan may flexibility ka ng ganun kasi kumisan, matikas din ang ulo ng mga nagsusupply, ng mga feed mill, hindi matanggap na kanilang kalooban na pangit yung produkto nila, kahit maliwanag na yung problema. Nagtuturuan pa yan. Sasabihin, mismanagement yan, hindi yan yung kasalanan ng produkto namin. Mm-hmm. Ganun ho yan. Kaya kailangan, kung hindi, kung tingin mo problema talaga pa ito, palitan mo. Okay, ito pa Sir Bong ha. Ano daw pong may advice ninyo bilang star, magsisimula pa lang ako ng negosyo, magkano dapat puhunan para hindi naman ako malugi sa experiment na gagawin? Gano'n daw pong negosyo, gano'n karami dapat munang alagaan? Ay, depende ho yan sa tinatawag sa English na appetite for risk o yung kasayahan mo na makipagsapalaran. Okay. Ay, ang pangkaraniwan naman sa lahat naman ng negosyo, mag-aaral ka muna at magsimula ka sa maliit at mag-ikot ka muna, magtanong-tanong ka muna saka mag-explore ka rin sa internet, sa YouTube. Marami naman kami sa Ubra, may website kami. Pwede kayo tumingin doon sa website. Pwede nyo kontakin yung ibang mga races na available. Ang mahirap, ang problema nga lang sa mga miyembro namin, mahirap pagilapit dahil madalas nasa bundok sa mga farm. Kahit sa may cellphone na dala-dala yan, hindi matawagan. Okay, last question dito. Sir Bong, mabilis po ba ang ROI, return of investment, sa itong klase ng negosyo? Hindi ho, garantiya. Kaya nga ho kami kuminsan nagtatalo ng gobyerno. Pag dumating yung mga imported ng wala sa tiempo, ay pag marami naman yung local production, maraming imported, eh supply and demand ho yan. Timing pa rin. Hindi na ho pareho nung dati na pag Pasko, tiyak may kita ka. Pag tag-araw, tiyak may kita ka. Dahil magaling ka mag-alaga, kaya mo yung tag-araw. Iba na ho ngayon dahil nga ho free trade na ho tayo, import liberalization na tayo. Apa. Ay may tiyempo po, kahit maganda yung alaga mo, ay supply and demand yan. Kung marami, baksak ang presyo. Ang maganda ho niyan, kung kaya niyang, kung sino man ho yung mag-aalaga, kung kaya niyang mag-develop ng sariling market niya, mayroon siyang lechon manok o fried chicken outlet,
kahit maliit, mas maganda yun kaysa yung malaki na nakaasa ka sa biyahero. Correct, correct. Sir Bong, kami wala ng oras. Ano, okay, una, papasalamat muna ako sa pagkakataong ibinahagi niyo sa amin sa mga paliwanag. Maraming natutuwa at unti-unti natututo po tayo. Siguro, parting words na lamang tayo, Tony Insyong, sa mga nakikinig po natin, sa inyo po pagkakataon. Muli, salamat muna. Eh, sa lahat po ng nag-iisip po malaot po sa hanap buhay na to, hindi po madali itong hanap buhay na to, kahit 30 days on the average, 35. Pag-aralan po nyo na husto, dahil po, hindi lang po yung pag-aalaga ang titignan ninyo, paano po kikita yung pagmamarket, ang tingnan nyo muna, paano nyo ibebenta. Yun ang pag-aralan ninyo, mas maganda ay start small, tiyakin na yung market ninyo, kikita kayo kahit papano, kahit paksakan ng price. Kuminsan ho kasi maganda yung alaga mo, madalas maganda alaga mo, ibig sabihin maganda rin yung alaga ng iba, maraming manok, baksak ang presyo. Yun ho, ano. Kanya pag-aralan ho ng gusto at huwag pumalaot ng pabigla-bigla at mag-aral. Ayun. Attorney Elias Osembong Insyong, sir, maraming salamat sa mga paliwanag, sa pagbibigay pagkakataon sa aming umaga na kayo makakadaupang palag sa iyong papawid. Medyo maaga nga lang, naabala namin ng inyong breakfast. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkaugnayan, magkwentuhan po tayo muli, sir Bong. Maraming salamat po. Ay, okay lang po. Hindi niyo ako naabala sa amin. Hindi ako nagbe-breakfast. Ay, talaga. May diet, ha? Yun ho ang may talab sa akin. Doon ako nababawasan ng timbang eh. Ah, talaga. Ayun. Sige po. Maraming salamat. Hanggang sa muli, Attorney Bong. Maraming salamat. Okay. Thank you po. Good morning po and God bless. Stay safe. Thank you po. Yan po si Attorney Elias Osembong Insyong. Ano ho? Siya po mismo ang presidente ng United Broiler Raisers Association. Ano? So pag-aralan mo nang mabuti yung mga papasok ko dito sa klaseng ganitong klase ng negosyo sa mga broilers, ano ho? Ha? Yung marketing aspect dapat alam din natin yan at siyempre medyo sensitibo. Hindi lang simpleng sisyo na inaalagaan nyo yan. Maraming bagay-bagay na dapat i-considera. All of course, number one, biosecurity. Ano? Importante ho yan. Maraming salamat, Sir Bong, sa mga pagkakataon. Ho. Maraming salamat din po sa ating mga tumutok sa ating palatuntunan nationwide, worldwide, tayo on air and online. Like and share lang po tayo ho, para makabahagi po naman yung ibang mga kaibigan, kababayan ho natin sa mga impormasyon dapat din humakarating sa kanila. Muli, maraming salamat sa ginawa po ninyong pagtutok. Maraming salamat kay Dr. Rocky Velasquez. Velasquez po ng Parental Guidance. Thank you, sir. At siyempre kay Engineer Ram at sa mga kasama natin sa Technical Center. Maraming salamat din po naman sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipino Stations at maging ng RPN Radio London Stations. Thank you, and good morning. Sa kala po ni Engineer Ram, ako po naman ang inyong lingkod. At muli ang ipagbati sa aking anak, ano ho, si Jercel Emery Apataxil Robregado Villanueva. Happy birthday, anak. Kaya yan, ho. Nabati ka na ng anak mo, si CL. Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. At muli, saan mang bahagi ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Hero Robregado. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolo, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Kabahagi